Chef, baka may pasta recipe ka dyan na pwede namin gayahin for Christmas. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, of course, meron tayo mga kamarichef. Perfecto kung nagtatalo kayo kung red sauce ba o white sauce, or mabilis kayo maumay sa mga cheesy na pasta. So in a hot pan, we're just going to saute onion, garlic, mushroom. Tapos kung meron kayong tira dyan na roasted chicken, or if you want, magpakulo na lang kayo ng chicken breast at ishred ninyo. Pwede rin ninyo ihalo yan. Lalagyan lang natin ng salt and pepper, tsaka lemon, and yung pinagkuluan ng chicken. Tapos tomato sauce at tsaka cream. Ngayon mga kamarichef, ang magbabago sa lasa nito is the Cajun seasoning. So it's a little bit spicy, so you have to control it. Tapos after natin siya igisa-gisa, imimix na natin yung choice of pasta natin. And maglalagay tayo ng isang mabantot na cheese. So we're using blue cheese. Tapos maglalagay din tayo ng shredded na any type of cheese na gusto nyo. In my case, I use the regular processed cheese. And then, in the same pan, gagawa tayo ng bechamel. We're going to melt butter. Lagyan natin ng konting olive oil para hindi masunog. And then, 2 tablespoon ng harina. So, tandaan nyo pag bechamel, 2 equal parts lang ng fat at saka ng starch. And then, sprinkle some nutmeg and then add na yung evaporated milk or fresh milk, whichever you prefer. O mga kamarichef, don't forget, bechamel ang tawag dito. Pag nilagyan natin siya ng cheese, it is going to be mornay. So, we have to constantly mix this or else magiging lumpy and we do not want that. We have to ensure na low heat para hindi nasusunog. And for me, dahil masyadong concentrated yung lasa ng evaporated milk, nilalagyan ko pa siya or inaalalayan ko ng water. At ang bechamel ay mas masarap talaga kapag meron siyang nutmeg. Konti lang ang ilalagay natin, wag exage. So the cheese will make it thicker, so add-add lang ng water hanggang sa mahanap mo yung consistency na kailangan. You can use the back of the spoon or yung test na tinatawag na napay para malaman kung talagang okay na yung consistency. Ito na mga kamarichef, habang gumagawa tayo ng bechamel and we're melting the cheese, nilalagay na natin yung pasta and the sauce that was mixed together in a baking dish. And then, ibubuhos na natin yung mornay over the pasta. Alam nyo ba, pag nakakakita ako na gumagawa ng baked mac or lasagna, tapos hindi ginagawa ng bechamel or ng mornay, nagagalit ako. Tapos hindi nilagyan ng nutmeg, naku, nagagalit ako, skip agad yung video. Feeling ko kasi, yun yung pinakamasarap na part ng ano, mga baked pasta. After natin ilagay yung ating mornay, we will tap the tray gently para masiksik yung sauce. And then, in another pan, we're going to melt butter because we're going to make another crunchy topping. So, prinitong breadcrumbs lang to, mga kamarichef. Pero it hits a different spot. So, kung feel pa ninyong i-level up yung mga baked pasta ninyo or mga mac and cheese, ayan, yan ang ilagay ninyo sa ibabaw. Sobrang sarap niyan. Don't be intimidated if you could not sprinkle the breadcrumbs properly. Basta tama yung consistency ng mornay mo, dudulas lang yan, mga kamarichef. We are going to bake this in the oven for 30 minutes at 180 degrees Celsius. Pa-convection mode yung oven or yung parang air fryer yung datingan niya para mas mabilis siyang matusta sa ibabaw. So if you're going to serve this into slices, wait for it to set para maganda tignan. Pero kung kayo-kayo lang naman ang kakain, edi sandukin nyo na agad. Pwede ka rin gumamit ng hipon dito. Feeling ko babagay yun. I think I'll call this my crumble pasta. So yun lang mga kamarichef. I hope you guys like and share this recipe and don't forget to follow. Bye-bye!